So hello again guys. So welcome again to mblis Rocket Online. So on today's video guys, so medyo matagal tayong hindi nagkaroon ng video, and thanks dito kay ayan yung sa ating latest video guys, kasi nag-comment siya na ayan. So shout out kay Maureen Dao Aten. Ayan, 1065. So nagtanong siya dito kung paano po siya gamitin sa Shoppee Pay or Lazada. So ito yung ating Livi Bank, Hong Kong Virtual Bank. So kaya yun yung itatakol natin ngayon, guys. So punta tayo sa Livi Bank, guys. Okay, asan yung Livi Bank? Ayan. So mag-login ka lang dito sa Livi Bank mo, and then so as you can see here yung Livi debit mastercard, so i-click mo lang yan guys, and then so ito yung ating virtual mastercard or debit card guys. So para makita mo yung card details nito, so i-click mo lang tong card details, so lalabas yung number dyan, and then if flip mo yung card, so meron ding details dun sa likod. So back and front yan. So para din siyang physical debit card, pero ito virtual lang siya. So paano mo naman siya ilalagay sa Shoppee Pay? So halimbawa sa Shoppee Pay ka. Okay? So punta ka dito guys sa halimbawa ayan. So nandito ka na sa Shoppee apps, no? Shoppee Pay. So sa Shoppee apps guys, so halimbawa meron ka na ditong gustong bilhin, halimbawa ito. So, i-click mo lang yan. Then, proceed ka sa checkout. And then, so scroll up mo lang siya. So, punta ka dito sa select payment method. And then, choose mo tong credit or debit card. Okay? And then, mag-add ka ng new credit or debit card. Okay? And then, lalabas ito. So, hindi ko alam kung lalabas to sa video. Pero, screenshot ko na din. And then, I'll just put it on the video kung hindi siya mag-show, kasi for security purposes minsan hindi siya na-screen record, no. So ilalagay mo lang yung card number, expiry date, CVV, tapos yung name on card mo. So ito yung magde-deduct sila, so as a verification fee, so magde-deduct sila ng mga 1 peso dito, pero pag sa convert mo siya ng HKD, mga cents lang yan. And then i-approve mo lang siya dun sa Livi apps. So magsisend yan ng notification dun sa Livi mo. And then, i-approve mo lang. And then, automatic na yan. So, basta i-press mo itong submit. So, kung may laman yung Livi Bank mo, automatic na yan, magde-deduct na siya. So, yun lang kung paano mo siya gagamitin. So, sa Lazada, ganun din. Basta sa payment method, i-click nyo lang itong credit debit card. And then, i-add nyo lang yung card details. Okay? So, yung card details, card number ito yan. So, pagka kinlik mo itong I, kasi naka-close yan. So, for security purposes, hindi ko na siya i-open. Pero, pag sa Livi apps mo, so, i-open mo lang yan. Lalabas yung credit card number dyan. And then, click mo tong flip card. So, sa likod, nandun yung expiry date, tsaka yung CVV. So, yung name on card, syempre, pangalan mo yan. Okay? And then, so, pagka nai-add mo na yan siya, so, automatic na yan. Halimbawa, gusto mo ulit bumili sa Shoppee Pay, tapos gamitin mo lang yung Livi Bank, automatic na yan, nakasave na yung info mo dyan sa Shoppee Pay or sa Lazada, ganun din, guys. And if wala ka pang Livi Bank, so, meron pa din sila ditong ayan. So, meron pa rin silang promo na earn 150 HKD, and invite a friend and earn 150 HKD. So, ganun pa din yung rules nila. Once your friend successfully opens an account, so makaka-earn na tayo ng 150 HKD. And then, yung friend na may invite natin, dapat mag-spend pa din sila ng 100 HKD. Then, tsaka sila makakuha ng 150 Hong Kong dollars. And so, yung ating invitation code, don't forget to put para tayo makakuha ng rewards. Yun lang. I'm okay. So, yun lang guys. Hope nakatulong sa ito. If nakatulong, please hit the like button. And if you want more this kind of video, please do like, subscribe, and hit mo na yung bell para manotify ka once na may bago tayong videos. Yun.